At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang pang-apat na kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Busy Basura, dito sa ating dulang mga kwento ni Lola Sela. Nagkandak ng biting si Miss Kalinisan sa mga magulang para sa Kalinisan, ngunit ayaw ng naday ni Bessie. At sinabi niya na ihiwalay ang mga basura sa kanya, sa kanyang lalaki. Sinabi ni Lloyd ang totoo kay Miss Kalinisan, pero hindi siya ang nag-ipit ng wrapper ng candy sa sofa ni Miss Kalinisan. Class, di ba naituro ko na sa inyo na ang papel ay galing sa puno at ang plastic naman ay di maaring masunog at hindi rin maaring matunaw. At ang bakal at bote ay maari nating tunawin ulit. Alam niyo, class, kung matutunan nyo lang ang pagre-recycle, maaaring nating maiwasan ang paglaganap ng basura. At maiwasan din natin ang pagsalanta sa mga tao tulad ng bagyo ng ating kalikasan. Alam nyo ba, class, na ang nagamit nating papel, bote at bakal ay maaari nating pakinabangan? So, class, may tanong ako sa inyo. Saan natin dapat itapon ang ating mabasura? Ma'am, ma'am! Bessie, ikaw, sagutin mo ang aking tanong. Ang tanong ko, saan natin maaaring itapon ang ating mabasura? Sa basurahan. Eh, ma'am, sa ano po? Sa sako o sa lata? Ikaw naman, Lloyda, anong sagot mo? Ma'am, kailangan po nating iwalay ang papel sa plastic, mga bakal at bote, at ilalagay natin ang mabasura na nabubulok at di nabubulok para po magamit natin ang mga to. Tama. Gagawin niyo ba yon, ha, Bessie? Visit. Ako na naman nakita ng gurong ito. Mukhang may galit ata sa akin ng gurong ito, ha? Ewan ko sa'yo. Pakiramdam ko, parang nagsisip-sip si Lloyda sa guro natin. Piruin mo, palaging galit sa akin si Ma'am. Di naman galit si Ma'am. Ang bait-bait kaya nun. Ano mo bait? Lagi niya nga akong pinapagalitan eh. Pinag-iinitan niya ako. Tsaka, lagi niya akong tinatawag para sumagot sa mga tanong niya. Problema nga lang, Betong, di ko talaga alam yung isasagot ko. Kasi wala talaga akong alam sa tanong niya. Eh, lahat naman tinatawag niya. Lalo na yung mga di nagtataas ng kamay. Kaya nga ako, kahit di ko alam, lagi akong nagtataas ng kamay para di halata. Eh, bakit ikaw ba, Bes? Nagtataas ka ba ng kamay mo? Hindi. Kaya naman pala, hindi talagang tatawagan ka ni Ma'am para mag-recite. Teka nga, Betong. Paano nga ako sasagot kung di ko talaga alam ang sagot sa mga tanong niya? Kahit isa, di mo alam ang mga sinabi niya. Di ka naman natin nag-aaral sa bahay ninyo eh. Betong, ang yabang mo naman. Kala mo kung sino ka. Kadulad ka rin ni Lloyda, asar. Tanong mo kung sino ako? Eh, siyempre ako si Betong. Oh,
Itapon ko na nga itong pinagkainan ko. Dito ko itatapon. Mm. Oh, bakit mo tinapon dyan? Ayun yung basurahan eh. Naku, pakialam ko sa basurahan na yan. Tabatsyoy. Anong tabatsyoy? Kung nga yan, mas mataba ka kaysa sa akin eh. At least ako, matangkad. Ikaw unano. Dito, napipikon na ako sa'yo ha. Tumigil ka na nga. Besi na baboy. May anghit pa, di naliligo. Ah! Maraming kuto. Bitong, tumagbo ka na. Pag nahuli kita, alam mo nang mangyayari sa'yo. Sasabunutan kita. Halika dito. Besi, maghugas ka nga ng kamay at paa mo. Ang dungis-dungis mo. Maligo ka na! Inay, mamaya na po ako. Maliligo, maglalaro pa ako eh. Mamaya na ha, inay. Apay, bakit mamaya pa? Tingnan mo nga yung katawan mo, ang dungis-dungis mo. Naku naman, Besi, wag kasing tamad. Napakatamad mo hanggang sa pagliligo. Naglalaro pa ako eh. At isa pa, umuulan ngayon, malamig ang tubig. Kayo, inay, naligo na rin ba kayo? Baka hindi pa ho, ha? Ay, nako, naligo ako kahapon. Ikaw itong inuutosan kong maligo. Tinatanong mo kung naligo na ako. Ewan ko sa inyo. Tingnan mo, inay, di kayo naliligo pa eh. Maasim din po kayo. Eh, diba, tumigil ka niyan? Ha? Huwag mong sinasabing maliligo ako. Ikaw ang inuutosan kong maligo. Sige na! Ah, basta! Maglalaro pa po ako. Mamaya na lang ako maliligo. Sige po, inay! Nakakaantok naman. Pagod akong naglaro kanina. Ubos na pala itong kinakain ko na chichirya. Itapon ko na lang dito sa silid ko. At bukas na lang kuhan maglilinis. Ang sarap matulog pag busog. Patayin ko na ang TV at matutulog na ako. Nasaan ako? Bakit? Ano ito? Ang dumi-dumi naman. Daming kalat. Bakit dumidikit sa akin ng mga basura sa katawan ko? Ha? Ay, bakit dumarami ang dumidikit sa akin? Di na ako magagalaw. Tulong! Inay! Tulungan mo ako! Inay! Tumitindi ang mga basura na dumidikit sa akin. Inay! Tulungan mo ako! Inay! Ano ko po? Nagiging basura na ako! Ay! Wag! Umalis kayo sa katawan ko! Wag! Besi! Besi, anak! Besi! Gumising ka! Nananaginip ka! Inay? Ako nga. Bakit? Anong nangyari sa'yo? Nagsisigaw ka. Anak! Ang daming kalat dito sa silid mo! Ano ba to? Kasi po, kumain ako ng chichirya at tamad na po akong magtapon sa basurahan. Kaya pala, kung ano-ano ang nangyayari sa'yo. Pwede ba? Linisin mo ang kalat dito sa kwarto mo? Opo, inay. Sige, bumangon ka na dyan. Ha? Sunod ka na dun sa kusina. Bangon na.
Hi, Lloyda. Nakita mo ba si Bessie? Hindi. Kasi naglinis muna ako ng bahay bago umalis sa amin. Hey, naku. Maka nagtampo na yun. Kasi parang umiiwas ka na daw sa amin. Hindi naman ah. Kasi bago ako pumasok ng eskwelahan, naglilinis pa ako sa amin. Para magandang tignan. Diba magandang tignan ng maliit na bahay? Tsaka isa pa bitong talamak ang sakit na ngayon ng dengue. Kaya kailangan na maglinis ng paligid. Minsan ako yung naglilinis. Pero madalang kasi si inay ang naglilinis sa amin. Baka kasi marami daw. Lalo pag kami ang naglinis ng kapatid ko. Pero tinutulungan ko naman si inay. Pero alam mo, tama si Ma'am Kalinisan naman eh, na dapat maglinis sa kapaligiran para walang sakit at magandang tignan, hindi ba? Yan mo, sasabihin ko. Sasabihan ko rin si Bessie na maglinis din siya. Alam mo, yung sinabi mong may sakit ako ng loob sa kanya, wala! Inainis lang kasi ako dun sa ginawa niya dun sa bahay ni Madam Kalinisan. Pag andun ako sa silid ko at nagtapon ako ng basura ko, bakit dumidikit sa akin? Tinapon ko naman sa labag yun eh. Ganun ba? Yan ako, di ka siguro naligo kasi ang daming kwento na di ako naniniwala. Kulang ka lang sa ligo niyan. Ano ka ba? Kaibigan mo ko. Hindi ka naniniwala sa akin. Aba, mula nung naging close mo si Lloyda, ganyan ka na sa akin. Alam mo, Bessie, pareho ko kayong kaibigan ni Lloyda. Malapit kayo sa akin, kaya hindi ako namimili sa inyong dalawa. Nakikita ko kasi na close ka at ako naiitsipera ko. Ikaw talaga, Bessie, ang dungis mo. Marami na yung damit mo na puti. Kasi kumain ako ng chocolate. Natapon sa damit ko. Bago tayo umuwi, Bitong, laro muna tayo, ha? Ay, naku, di ba sabi ng nanay mo na umuwi na tayong dalawa ng maaga at huwag nang maglaro? Sige na nga. Kakaasar ka naman eh. Sige, uwi na nga tayo! Ang nagtapon ng lata dyan sa labas. Teka't matignan nga. Ang init sa labas. Ano ba itong panahon na to? Sobrang init. Parang nasa impyerno ang tao. Ay, hinahasa na yata kami ng karaban. Bakit ganito ang init? Yung alam ko, sa Middle East lang ang mainit eh. Pero pati dito, din sa Pilipinas. Sandali lang, andyan na! Matignan. Wala namang tao. Sino kaya yung kumatok? Baka sa kapitbahay yun at hindi dito. Ay, epekto na siguro ng init to. Nakakainis. Kakatok. Wala naman. Kapitbahay siguro. Baka may bisita dyan. Maisa na nga pong pintuan. Ha? Ano itong lata? Ano itong lata ng soft drinks dito? Bakit nandito to sa harap ng pintuan ko? Teka, sisipain ko nga ganito. Ayan, di nasipa ka.
Ang sama talaga ng mga tao. Kahit alam nilang basura eh, sisipain nila. Di nila alam maglinis sa paligid nila. Sinisira nila ang kalikasan. Nako, wala na talaga. Talagang matigas at tamad ang mga tao ngayon. Kailangan na bigyan sila ng leksyon. Kailangan! Anong ginagawa mo dyan? Ah, Tinay, ako nang gumawa ng mabasurahan para sa'yo. Ay, sus, pagkatapos, sisingilin mo ako ng mahal niyan. Magkano naman yan? Ay, nako, ito naman. Walang bayad dito. Libre, para may basurahan ka. Para hindi masira ang kalikasan. Ganun ba? O ano tong mga nakasulat dito? Nabubulok, di plastic, hindi nabubulok, bakal, bote, papel. Ano ba ito? Tig-isang sako yan. Pero may mga pangalan na kung bote, bote lang. Para ma-recycle na ang mga yan. Ganun ba? O sige, papasok na ako ha. Kasi mamamalengki pa ako. Salamat. Walang anuman. Gamitin mo to ha. Oo, huwag kang mag-alala. Diyan ko ilalagay yung mga basurahan ko. Si anak, yung basura mo, tapon mo naman sa tamang basurahan. Eh, may lagay naman doon ah. Ano ka ba? Nay, bukas ko na lang itatapon yan. Kasi gabi na po eh. At isa pa, pag gising ko, wala na yan. Malinis na ang silid ko. Kaya lagi kang namamalikmata kasi iba yung ginagawa mo. O tignan mo ang kalat-kalat ng silid mo. Anak naman! Bakit kayo, inay? Pag nagluluto kayo, kung saan-saan din kayo nagtatapon, kaya mana lang ako sa iyo. Aba, ilusok po ka pa ha? Sinasabihan kita, binabaliktad mo naman ang sitwasyon. Matulog ka na, bukas may pasok ka pa. Opo, inay, matutulog na po ako. Patatapusin ko lang itong pinapanood ko, saka nagmerienda pa po ako. Siya nga pala, bago ka matulog, magtutbrush ka muna ha. Opo, inay. Ewan ko sa'yo, pag hindi ka nag-toothbrush, sasakit yung ngipin mo. Opo, sige na po. Matutulog na kayo. Sige. Ay, naku, ubos na pala itong cornic na kinakain ko. Teka, asan pa yung lagayan? Andun sa labas ata. Tamad na ako. Ano kaya? Itatapon ko na lang dito sa ilalim ng kama ko. Ayan. Bukas na lang kita itatapon sa basurahan, ha? O kaya, ipit kita dito sa gilid ng kama. Ganito. Bakit dumikit sa akin itong mga basura sa katawan ko? Andito! Bakit dumikit sa akin? Nay! Nay! Tulungan niyo ako! Nay! Ano kaya ang mangyayari kay Bisi? Magiliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Bisi Basura, dito sa ating dulang. Mga kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula,
Mayra Abrihal Narnola, Susan Malignum, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Amos Iglesias. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRE Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bumbo Radyo, Philippines.